All right, good evening, 8:25 p.m. Wednesday, July 13, 2022. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. And we're done with the prayer request, no? So dito tayo sa praise report, no? Who wants to start praise report? Anybody? Sino gusto magsimula? Ako, praise support ko pala. Thank you dun sa prayer. Medyo nabawasan na yung ano ko, pagkabulol, no? Yung stuttering, nabawasan. Napansin ko na Sunday, nabawasan talaga. As in, malaki, major. No, medyo pinapractice-practice ko lang para ano. Hindi ko alam kung bakit eh, hindi ko maintindihan. So, I'm hoping na maging okay. Na totally na, pero malaking difference siya ngayon. So thankful ako sa inyo sa prayer, sa mga prayers niyo. So anything else, praise report? Ako siguro ano, Pastor Jeff. Ako po, grateful po ako sa sa grace ni God, sa speaker ni Mama yun. Sa grace ni Ma'am, ani Mama, grace ni Lord. Grace ni Mama. Grace ni Lord. This week, po, di ba, windang talaga. Okay. Anong grace ni Lord, ayun. Tapos, I'm grateful sa lahat po ng suporta. Sabi ko na medyo challenging for me kasi syempre, ka-adjust ko lang dito yung mga tindahan, yung mga bibilan, yung... Pero sobrang laking tulong po ng mga nagpadala ng pagkain, tsaa, gamot, prutas. So ramdam ko po yung suporta ng church. Tsaka yung protection din po ni Lord sa amin kasi mild na yung symptoms, ganyan. Tapos hindi po ako nagkaroon. So thank you po. Lahat ang panalangin. Kasi ikaw yung namamalingki nga pala. Ikaw yung lalabas. Nagluluto, yeah. Nag-disinfect, Kasama ka kila Raymundo Brothers. Okay naman po kasi exercise ko na rin po 'yon. Yeah. Alam niyo maganda kasi ito parang mess, no. It's a mess na what happened, no. Pero it turned out to be a message, no, kasi people started being generous, 'di ba? Nagbibigay sila na kung ano-ano, may patsaa pa si mayor, may mga alam niyo parang kumbaga kung ano-ano yung mga dumarating na lang sa'yo, di ba? Na nakakatuwa, nakakagaan ng loob, na alam mo na hindi ka mag-isa, na people are thinking about you, alam mo yun, and praying for you, may tumatawag, may ano. So, it's a sign of a spirit of family, alam mo yun. So, nakakatuwa. Yeah, I agree with that. So, thankful ako dun sa mga, yung mga, lalo na yung mga, yung tumulong kay Sister Darren, no? Kasi ako hanggang tawag lang, hindi ko siya mapuntahan or something pero yung iba sa inyo pinuntahan niyo and pinagpray niyo, so that's huge kasi mabigat din naman yung magkaroon ka ng kasi parang ang kailangan niya yung space, yung maluwag, mahangin, di ba? Parang kasi parang nakukulob ka na, experience ko yan . Actually si Minnie na experience yan . Panic attack na experience si Minnie yan, naalala ko noon. Pauwi siya ng Pilipinas, nag-cancel siya na umuwi. Yeah. Anybody else, praise report? Oh, kami po yung pamilya po namin thankful kasi yung progress po ng papers ni Kuya, mga nasa 60%. Nasa 60% na. Baka ito na yung sound engineer natin. Marunong mag-setup ng mga speaker. Opo. Oh, talaga naman si Lord, ang galing sumagot, ha. Ipa natin na sound engineer na pianista pa. Gitarista pa. Opo, praise the Lord po. So yun po. Drummer din, pwede papakalitan din. Ayun, yung praise report natin, yung kay Kuya John, malapit na. Yes, uwi na. Uwi na. Darating na yun. Pero nyo, madadagdagan na naman tayo. Dalawa. Number natin, dalawa yun.
Tapos dalawa rin sila Jorel, di ba? Apo. Apat agad na bagong members yun. Worker man. Mag-aanak pa. Mag-aanak pa yun, di ba? Kaya lagaan na naman sa sinag. Eh, anong trabaho na ano? Nurse yung asawa niya, di ba? Oh, magtayo na tayo ng health ministry natin. Yeah. So, kompleto na. To be led by Doc Willie. Health and Willie. Oh, masaya kami sa para sa pamilya niyo. Nakakatuwa kasi reunion is something na napaka-heartwarming and we support lahat ng pamilya na nagpe-pray for a reunion. Alam niyo 'yun. So si Derek baka ang next year din po 'yan, nandito na rin 'yan. Ah, oh, dagdag na naman. Ano na naman? Mag-aanak din 'yun. Anak ni nako po. Sigurado na ako. Oo, nadadami ang children ministry. Anybody else? Praise report. Siyempre, camp, di ba? Masaya tayo sa camp. Praise report talaga yung camp na yan. Super duper. Now, thankful ako sa lahat mula pastoral staff, board, hanggang sa RETCOM. Good job kayo. No? Lahat ng RETCOM, yung leadership ng RETCOM, yung mga worship team ng RETCOM, Buhat Boys, mga lahat ng mga nagtrabaho behind the scene na hindi naman bida, si Jesus ang bida, pero lahat nag-contribute. No? Talagang, kaya successful ang camp, lahat kasi nag-contribute. Di ba? So happy kami, happy. Happy lahat yung mga tao, happy si Lord, syempre. Hello? Mukhang nag-freeze na naman ako. Hello? Nag-freeze po ba ako? Nasa dungeon kasi si Pastor. Ayan. So, nag-freeze yata ako kanina. Sorry. All right, any praise report pa? Praise report. Para nag-freeze na naman ako. Kami po ano sila gani. Bago lang po gumaling si Aldrin, although may mga symptoms pa rin. Pero ngayon po, in lahat po kami negative na po. So, thankful po talaga kami kay God kasi hindi niya kami pinabayaan po. Amen. Well, generally, no, nakakatuwa kasi ang bait ng Diyos sa church natin kasi wala namang na-hospitalize, wala namang grabe yung sitwasyon. Alam niyo, unlike nung COVID nung unang panahon, di ba? Ay, nung mga 2 years ago. Pero ngayon, tipong lalagnatin, ano ba naman yan? Hindi ako nawawala. Hindi yata nagbayad ng kuryente. So, ayun. Thankful tayo kasi siyempre, laging, generally, safe naman yung mga ano nagpositive. No? And let's also pray for other churches. No? And in fact, ano siya? Trend talaga siya ngayon. Pero anyway, mawala na yan. Don't worry. Matatapos na talaga yung zero. As in zero. God will make a way. Alright? Anything else? Praise report? Bago tayo dumako sa pagbubulay-bulay. Meron pa? Praise report? Wala na? Okay, so let's start with our pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. I-share ko na itong ating ano. And Sister Jasmine, take it away. You can start with a prayer and then I start with our short devotion for tonight, no? As we reflect on the Word of God. All right, go ahead. Hi, Pati. Yes, Heavenly Father, thank you for this day.
na nagpulong-pulong po kami upang matuto kami, give us wisdom and knowledge sa aming pag-aaralan ngayon, and sa lahat po ng mga pagpipray po namin ngayon, gabayan po ninyo kami, and maging answered prayer po ito, maging magandang testimony po ng buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray, amen. 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 Yung aking ano po is when I am afraid, I put my trust in you. Psalm 56 verse 3. Life is full of faith stealers like doubt, stress, uncertainty. Perhaps the most common and harmful of these, though, is fear and its physical manifestation of anxiety. Fear is our human response to situations we don't understand and over which we have no control. When this is our reality, we peer into the future and try to see what's ahead of us and what we're able to distinguish in the darkness, and shadow lives as crippled by an anxiety. Fear is a part of the enemy's arsenal to wreak havoc in our lives. The enemy is masterful of deception, and so his strategy is to cause us to focus on our fears. So, para sa akin po, dito po sa aking devotion po ngayon is sa nangyayari po ngayon, hindi lang po sa personal lives natin, kundi sa lahat, in general na po, na lalo na sa COVID na to, or sa mga nagkakasakit, sa mga may mga pinagdadaanan po sa buhay, minsan kahit gaano kaalakas po yung faith natin, do tayo parang tinitira lalo kung gaano kaano yung pananalig natin kay God, kung yung faith natin kay God is kung hanggang, kung gaano tayo lalaban sa mga situation na ganyan po, na hindi naman natin pwedeng sabihin na lagi tayong malakas, na kaya natin lahat ng bagay, na madali lang yan, i-avoid mo yan, pero syempre tao pa rin po tayo. Normal pa rin po tayo na naaapektuhan pa rin po sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kaya para sa akin po, sa understanding ko po dito sa aneto is si God pa rin po talaga, na mag-trust tayo kay God, na si God is lagi nandiyan para sa atin. And tinitingnan din ni God kung yung, kasi hindi naman natin, hindi ito mangyayari sa atin kung hindi natin kakayanin. Yung faith natin is kay God, na lagi si God is nasa atin parati, na lagi tayong lumapit kay God kasi yun yung gusto rin po niya. Yun lang po. Amen. Amen. Sabi nga, fear will paralyze thee. Diba? Pero somehow, kung titingnan niyo yung kabilang dako ng fear, somehow may tulong din eh. Kasi no, halimbawa, imagine mo kung wala kang takot, sugod ka na sugod. Halimbawa, nakita mo na mainit, malalim yung ilog, no? Pero wala kang takot, di ba? Pwede kang mapahamak, parang ganun. Sa kabilang banda, nakakatulong din yung fear kasi parang it prevents, you know. Parang kumbaga, yung fear, nakakatulong siya na parang wag mong gawin ang isang bagay. Pero yung fear na napaparalyze ka, no, eh hindi siya normal, no. Yun ang gusto ng enemy, no. In any case kasi, kung nakakatulong sa yung fear o hindi nakakatulong, you should put your trust in the Lord, di ba? Na kumbaga, hindi ka pwedeng magtiwala sa sarili mo. Pag sinabi mong trusting in the Lord,
siya yung savior and lord mo. Madali kasi siyang tanggapin na savior eh. Pero pagiging lord, medyo mahirap dahil in every way, i-acknowledge mo siya. Lahat eh, ikukonsulta mo sa kanya. Di ba? So, kung fearless ka, it's a good thing, yes, but somehow, pwede ka mapahamak. Pero kung fearful ka naman, ang tendency naman, paralyzed ka. Wala kang matatapos. Wala kang magagawa. Hindi mo susubukan lahat ng bagay. Di ba? Nasa isang pwesto ka lang. I can play safe. Di ba? Parang ganun. So, to balance it out, talagang si Lord ang magbabalance nun. Di ba? Should put your trust in God. No? Sabi nga sa Proverbs, diba, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Yeah. How about the others? Ano masasabi nyo? Maganda yung verse ni Sister Jasmine ngayon. Sana nanonood si Sister Darren, di ba? Kasi siyempre, somehow naapektuhan yung ano eh, yung naging fearful siya eh. Na naranasan ko rin to dati. For some reason, hindi ko alam ba't ako kinakabahan, ba't ako nagpa-panic attack, di ba? Na-experience ko to, nakita ko rin to kay Mini na biro nyo, meron na siyang plane ticket. Dalawa sila ni Bria, Luis silang Pilipinas. Tapos, pagdating sa Pilipinas, meron pa silang plane ticket at saka reservation sa hotel sa Thailand at sa Malaysia. Tama ba lang? No? Thailand at Malaysia. So, ang dami na-cancel dahil lang sa simpleng nag-panic attack siya. Alam mo yan. So, pero okay din kasi kesa naman dumiretso ka na ano, na hindi ka na unsure ka, baka mas mapahamak ka. Diba? Pero yun nga, nagpagaling sa kanya eh sa obviously trusting in God, no? Being communing with the Lord. How about the others? Ano, anong masasabi nyo doon sa sinishare ni Sister Jasmine? Anybody can unmute their microphone. And then ang microphone ko. Para akong radio announcer. Ano masabihin ko? As I observe, there are a lot of things na ano na some people, they're strong on that area or part. You know, like sometimes they hindi sila natatakot sa gantong area, sa niyang area. Pero yung some people, they are afraid, for example, sa finances. So yes, afraid sila sa safety ng family. Afraid sila sa utang. Pero afraid sila sa mga tao. Meron silang mga fears. Kumbaga, sometimes naka-classify yan. So, ako, there was a time nga, talking about yung sinasabi ni Pastor Jeff kanina, prior to that, nagkaroon na rin kasi ako ng anxiety. Kaya ang cause ng anxiety na yan is yung nagkahiwalay kami ni Pastor Jeff. Aks, kala mo. Nagkahiwalay ba tayo? So, linawi mo, baka akala nila nagkahiwalay tayo. Nagkahiwalay. Nagkahiwalay ng geographical location, okay? So, nasa Philippines siya, pumunta ako ng US. Naghiwalay kami for 10 months. Talaga, wow. Kalman. Kapapo talaga ng asawa ko. Miss na miss ko. So, takot na takot talaga. Hindi ako sanay talaga mahiwalay kasi para akong si Jasmine talagang close na close kay Aldrin. Na talagang ayaw kong malayo, parang ganyan. So, nangyari, nung nagpunta ako ng US, talagang ano, iyak ako ng iyak noon. Iyak ako ng iyak. Guwapo ko, grabe. Guwapo ko, grabe. Tapos second time na nangyari pa, nung mag-change ako ng status ng visa from J1, which is a teacher exchange, to H1. So parang natakot ako kasi nag-change din ng visa sila, Pastor Jeff. R1 naman sila. Ako, H1 na. So kailangan ko umuwi ng Philippines kasi mag-change ako ng status. Sinama ko si Bril. So yun, parang feeling ko nakulong din ako sa Pilipinas. Alam mo yun? Feeling ko talagang sobrang anxiety ko sa puso ko na parang, alam mo yun, hindi ako
ayan na naman, ayoko mahiwalay naman sa gwapo kong asawa. Ganyan. Tapos, yun na nga, yung nangyari lately is yung matinding anxiety ko nga is yung nangyari nga na kinanta ni Sir Jeff. Yun, that was the time na talagang I don't want to close my eyes. Pag i-close ko yung eyes ko, natatakot ako. Pag i-open yung eyes ko naman. Don't close my eyes. Di naman dahil sa'yo, ah. Uy ka naman, ah. Oh, yeah. So parang, alam mo yung fear. Yung fear nga, totoo na hindi mo alam kung saan ang gagaling. So, ang nagiging solution ko dyan is yung pakikinig ng salita ng Diyos. Tapos, yung Psalms 23, lagi kong inaaniyan, nire-reiterate, nire-recite ko every day. Tapos, points yun. Pag nire-recite mo. Oo na, nagka-points nga kami ka sa kulang. 12 points yun, 21. Kulang. So, yun. So, a lot of things to be afraid of. I think, yung struggle dito is very relevant sa bawat isa sa atin. And, I believe that yung pagbibigay natin ng thoughts natin, make our thoughts captive, at saka yung heart rested sa presence ng Lord, that will keep us at peace sa mga nangyayari sa atin. So, I cannot say na, I will not experience this again, hopefully, diba? I believe that nung nangyari na takti Darin, that night nagkaroon din ako, nagising din ako ng madaling araw. Pero hindi naman dahil sila nawala si Pastor Jeff. Sabi ko, bakit nandito si Pastor Jeff? So, banaan ako na parang nagulat talaga ako. Tapos yung feeling na naman yun, na parang mawawala ka or mamamatay ka, parang ganun. So, yun, may fear. Tapos yun, pinag-pray ko lang, sabi ko, Lord, I will not allow fear to overcome me. Eko, and the Lord will protect my heart and my mind. So, by God's grace, was at peace. Hindi ko na sinabi kay Pastor Jeff kasi baka mag-alala pa eh. Noong Sunday, merong tinawagan ako ni Yves eh. Meron siyang, dapat mag-join siya ngayon eh, kaso hindi siya pwede. Tinawagan niya ako tapos nananaginip kasi siya, nakatulog siya. Tapos basta si-share niya sa inyo yung panaginip, no. Sa may mga nakita siya, it's a spiritual warfare, no. So ano lang, kumbaga parang ako na appreciate ko naman kasi tumawag sa sinabi niya, parang heads up na we need to pray more kasi the church is a spiritual warfare, kumbaga hindi mo siya makukuha lang basta-basta sa talagang dapat nananalangin tayo, no. So ayun, extinguish fear, kumbaga parang ganun. Yeah, how about the others? Thank you, Sister Minnie. Alam ko na may miss mo ako, pero thank you. Ako po, parang nung sinabi niyo po na tumagin niyo si Kuya Ives, parang this week po, parang naman personally sa akin, parang sobrang bigat nung dinadala ko. Hindi ko naman alam kung bakit, kasi same lang din naman po yung sa work, ganun. Same lang po yung parang sa bahay, ganun. Pero parang iba po yung stress source ngayon this week. So, pero nagpapasalamat po ako sa Lord kasi tapos po akong mag-lead nung Sunday bago po parang akong na-stress. Pero this week po, yun po gusto ko lang din i-share na parang I'm stressed this week. Tapos po, kanina pinapakinggan ko po yung tribes, sabi ko kay Ate Faith, bakit ganito? Di ba nakakaiyong tribes? Di ba nat masaya? Pero naiiyak ako nung pinapakinggan ko siya kasi sabi doon sa ano ba yung ano ate, yung sole, yung parang wala kang katulad o Diyos. Tapos nakikita ko yung mountains, parang naiiyak tuloy ako. Yung kanta. Ano, parang what? Yung comfort ng Lord nandun. Parang... Oh, parang nandun po yung comfort ng Lord. So yun, parang
Parang yeah. ano, minsan kasi tao lang din tayo, parang minsan okay, over. Ano, i-overcome ko to ng sarili ko, ganun. Pero nakalimutan mo si Lord na dapat, Lord, help me, ganun. Kaya minsan nakakalimutan natin sa first thing in the morning to pray, na i-dedicate mo yung araw mo sa Diyos, ganun. So, yun din po. At least, sister. Yun yung gusto kong i-share to. At least, Sister Rachel, bago ka nag, pagkatapos mong mag-lead ng worship, oh, saka ka naka-experience ng ano. Eh ako, bago mag-preach, saka experience ako. I-preach ka na lang, madami pang ano, no? Stressor sa buhay. Saka po pala nung kausap ko si Ate Darden kanina, since kasama siya sa praise and worship. Sabi nga niya po, totoo yun, sabi niya, na yung mga tinatalaga ng Diyos, lalo na yung mga na ina, yung nasa pulpit, yun po talaga yung kadalasan na naatake ng kaaway. So kailangan po talaga natin, I mean, yung prayer sa sarili mo and then yung prayer natin sa isa't isa, mahalaga po talaga yun. Yeah, praying for one another. Sa akin may newfound ano ko na parang may nare-release ako na something sa katawan ko. I don't know kung ano 'yon. Pero parang nawawala yung stress ko, yung mental stress kasi. Ang kalaban ng pastor, yung mental stress. Ano mo yun? Saka yung spiritual warfare, syempre. Yung nga, exercise, nakakatulong siya sa akin. Na kumbaga parang lumiliwanag yung pag-iisip ko. Kung mahaba yung pasensya ko, imbis na magalit ako, sabi ng Lord, magpasensya ka. maging persevering, di ba? Parang, kumbaga, yun, ano rin yun, kumbaga, it's not enough kasi nasabihin natin na let's trust the Lord, pero there must be action, no, behind the trusting, dapat we're doing something, no, na kumbaga, hindi lang pwede natin sabihin, Lord, I trust you, pero pag sinabi ng Lord na, okay, since you trust me, so you do this para mawala itong pinagdadaanan mo ito. So kailangan, pag sinabi niyang you read the word, pag sinabi niya makinig ka ng worship music, pag sinabi niya makinig ka ng preaching sa YouTube, pag sinabi niya na call somebody else and talk to them and ano yan, try to parang talk sense sa ibang tao and you know, mga ganun, no? Sa akin, nakatulong din yung Tuesday meeting namin ng mga pastor. It helped a lot sa akin to keep me sane. Alam niya. So, yeah. Trusting means ano, you need to do something also. How about the others? Thank you, Sister Rachel. Anybody else? Oh, Pastor Jeff. Kanina, kanina umaga, ka-chat ko tong dalawa. Si Rachel tsaka si Kled. Ano, tapos sabi ko nga, ano ba sabi ko? Basta kaninang madaling araw. Paano kong matulog? Kasi yun, parang ganun din. May, parang suddenly kagabi, tsaka kaninang madaling araw, meron akong overwhelming sense of fear. Bigla lang parang bigla lang siyang out of nowhere, na feel ko lang siya. Tapos kinikwento ko sa nila. Tapos narap ako matulog, ganyan. Tapos nagising pa kami sa ubo ni Tep-Tep, ganun. Tapos parang nagsisink in na kasi sa akin na, kasi this week, nagsabi na ako na last ko na itong July. I-release ko na yung discipleship group ko sa Pilipinas. So, ang daming transitions. Yung parang hindi ko ma-process yung emotion ko kasi ang nangyayari sa bahay. So, parang, ewan ko, parang masaya ako dito. I know that this called me here. Pero parang meron ding, hindi ko ma-explain. Siguro kasi 21 years ko ding ginagawa ko dun sa Pilipinas. Ganyan. So yung familiar sa akin, suddenly parang binibitawan ko siya. So, tas yung uncertainty pa dito. Tapos yung, basta ang daming fear, yung fear ng safety. Kasi may binubog daw sa downtown kahapon. Ganyan. Oh, habang naglalakad lang. Somewhere, oo. Tapos, yung fear din na what if mali yung mga decisions na magawa ko in the future. Yung parang ang dami niya na, ay, hindi to galing kay God. Mali to. So kanina, ano, nagbababad lang ako sa preaching. Nag-sharean kami ng mga
playlist, tapos nagbabasa ako ng Bible. Tapos, ayun, same yung verse, Psalms 56 din, yung shinare kanina sa namin tatlo. Tsaka Psalms 91. So, yun lang, dinedeclare ko lang yung word ni God. Tapos, di yung after a while, yung anggaan, yung parang bigla rin siyang nawala agad, lahat. So, alam ko talagang, alam kong attack siya. Kasi nagpe-prepare din ako for Sunday. Kasi ako rin magli-lead sa Sunday. So, parang, ang yung parang ang dami lang na nangyayari. Pero sobrang na-appreciate ko rin na yun nga, yung power ng worship, spending time with God. Tsaka plus yung being surrounded with people who will encourage you. Ganyan. So, oo. So, yung trusting God every step of the way. Yung totoo po yung Proverbs. You do not leaning on my own understanding, but surrendering everything to God. Ayun. Actually, sister, I was praying for you. Kung ano yung sinabi mo lahat, yun ang pinag-pray ko. Thank you. Pray for the past 2 days, pati si Sister Darren. Thank you. Amen. Amen. Alam niyo, even though you're doing what is God's will at tama yung direction mo, the enemy will confuse you. He will try to say na sayang yung panahon mo, just quit, go back dun sa the usual na ginagawa mo, kung saan sanay na sanay ka na. Alam mo yun? But when the Lord says, go to a greater heights, ibig sabihin nun, may effort ka talaga kasi greater heights . Alam mo yun? So, the enemy will always try to confuse you, and but that will mean na it will be an attack talaga. May magandang shinare si John Bugayong, nakita kanina . Tingnan niyo dun sa stories niya. Para may isang babae na nagpipreach doon, and she's talking about this in topic natin, na dinefine niya yung attack ng enemy, spiritual warfare. Sabi niya, once na nakaramdam ka ng mga depression, nakaramdam ka ng lungkot, ng takot, ng panic, everything na parang hindi mo ma-explain, then you are being attacked. Sabi niya ganun. Kaya Christian ka o hindi. Kumbaga, madaming tao, akala nila, ano lang yon, normal na feeling lang yon, no? Pero you're being attacked. And some people doesn't know the Lord, they will go for a solution. Diba? Para ma-suppress yung pain. Andiyan yung inom ka, maninigarilo ka, magda-drugs ka, go to places na hindi dapat nandun. So, yun yung naging resulta, which is magiging napapasama ka lalo, no? So the enemy will always confuse you, no? Kaya dito, importante dito, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, trust in me. Akong bahala sa iyo. Pag sinabing trust in me, hindi lang siya yung word na trust. Ibig sabihin, there must be an action to be taken. Papunta doon na sa pagtitiwala sa Panginoon. No, pag sinabi niyang gawin mo to, you need to follow talaga. Alam mo 'yun. From pagpapakain mo sa sarili mo, no, and looking for people na who will encourage you. Alam mo 'yun. So thankful ako sa church, sa totoo lang. Kasi itong best source na kumuha ng tao na pwede ka ma-encourage. And sometimes ang mga tao hindi naman kailangan magsalita. A simple act of kindness na binigyan ka ng tsaa, it speaks a lot. Alam niyo yun? Kumbaga na, oh, thank you Lord, you're thinking of me, you used this person to be a channel of blessings towards me. No? So, magandang bagay. Alam niyo? And sa church, sa totoo lang, hindi naman sa ano kung pag sa pag-aangat sa love illness, no? Sa church na to, madami akong nakita na situation na parang naging normal na people are caring for one another. And I love it. I love seeing it. I'm so blessed. Alam mo yun? Na kumbaga, ang trabaho ko, dapat mabless kayo. Baliktad eh, ako yung nabibless . Di ba? So, di ba? Panalo. Di ba? So, anybody else? Meron pa? So, magdagdag? Trusting in the Lord. Ako, Pastor. Ayun pong, parang sabihin ko lang po, idudugtungan ko lang yung sinabi niya that I can also attest po na yung sa church natin, how yung love nila, sa yung love natin sa bawat isa. Mm-hmm. Kasi especially po nung time na nung time na mawala po si Mrs. K. Mm-hmm. Yung nung mawala po siya. Kape.
water. Naramdaman ko po yung love. Hmm. Yung concern po ng bawat isa. Kung wala po ang church, di ko po alam kung siguro magtatagal yung lungkot. Yung siguro po the Lord has plan. May purpose siya kung bakit nangyayari po. Kahit na hindi po siya related sa akin. Pero dahil nakasama ko po siya ng 7 years. Parang magulang ko po siya. Daig pa siya nung magulang ko na super care, super ano po sa'yo, yung love niya talagang parang siya po yung parent ko talaga. Even the whole family po. Kaya parang nung time po na mag-pass away siya, hindi po agad nag-sink in sa akin. Parang yung worries, yung ano, wala pa po yun eh. After a while, nung pong mga after 2 weeks, naramdaman ko po yun na nagigising po ako ng 4 o'clock in the morning, yung time na sini-CPR ko po siya. Every night po, gigising ako, lalabas ako sa room namin. Hindi po ako makatulog. Parang yun ang nangyayari, parang nakikita mo siya, yung kasi ano eh, yung pagbubunan eh, hindi mo siya, hindi mawawala sa isip mo. Kahit na anong gawin mo na ilibangin mo yung sarili mo, pero but nagpapasalamat po ako kasi I felt the love, yung church, yung fellowship, kailangan po talaga yun kasi have to dwell in the goodness, yung goodness po ng Panginoon. Kung hindi doon, kung wala po yung pagmamahal ng church, yung fellowship, baka po, baka hindi muna po ako pupunta sa church, baka mag-iisa muna ako sa bahay, magmumukmak, malulungkot, lagi yon. Pero since, ang bait po ng Panginoon, kasi ano pa yung lahat. Kaya pinapasalamatan ko po kayong lahat. You have, para pong given me na kayo po yung naging part ng strength ko. I know, in the whole church. So, nakita ko po yun. So, malungkot na overcome ko na po ngayon. Parang nakikita nyo na po ako. Minsan din na po ako yung... lalo na po nung nag-camp. Ang dami pong nangyari sa camp. I was really blessed. Na-blessed po talaga ako. At saka nung pong ano, sa every Sunday, yung mga kasamahan ko po sa piging, they keep on cheering me up. Sila po, oh, manok ka na naman. Ganito. Kala na po si Miss Mainkin. Palagi po yung sin, Matita LV, Sir LV, ganyan. Manok ka na naman. Ano namang iniisip. Alam ko po, the Lord has planned everything for us sa bawat isa sa atin. Amen. Even though we are having this kind of ano po sa ating buhay na nangyayari sa paligid natin ng daming gulo. But we know that if our faith is really firm sa Panginoon and we keep looking on Him, on His goodness, because siya po lamang ang tanging makakasagot ng lahat ng ating mga pangangailangan or ating siya po nakakalam ng ating innermost part ng ating mga puso. And ibigay lang natin faith sa Panginoon. Kaya po salamat po sa inyong lahat. I love you po. Kayo. Peace, peace. Ang samida. Kaluguran. Yeah. Kaluguran da kayo nga. Eh, tita, kami nga nalungkot eh. Kung kami nga, tita, nalungkot, eh, paano pa yung nararamdaman nyo? Yeah. Di ba? I mean, ako, hindi ko naman nakita si Mrs. Krieger face to face eh. Pero yung ilang beses akong bumalik na sa bahay niya, parang feeling ko close tayo sa kanya eh, no? Parang ganoon, yung parang kasi welcome na welcome tayo, tapos iniisip niya pa, oh, kumain na ba kayo, ganun ganyan. So kumbaga parang kung kami nalungkot, 'di ba? Kaya ramdam namin yung ano, yung pain ano. Tsaka mahirap mamatayan talaga, no? Kumbaga, mabigat sa puso. Yeah.
Salamat. Anybody else? Naghang ba ako? Hello? You're back. Hello? Nakabalik na ba ako? Yeah. Sorry ah. Di uling ata itong aking internet. Meron naman ako. Naglagay na nga ako dito ng Eero. Anyway. Bibisitahin daw po kayo ni Coach Willie Ong. Coach Willie Ong. Coach Doc Willie. Ang dami ng title ni ano ni Chai. Ano po, ti-check niya daw po yung ira niyo. Oo nga, laging ano eh, mapalpak. Oh, meron pa ba't mananalangin na tayo or meron pa kayong gustong idagdag? Trust in the Lord. Yeah, malaking bagay spiritual family. Yeah, thankful ako sa spiritual family. Okay, manalangin tayo. Let's bow our heads and close our eyes and let's pray to God. Let's come to Him in prayer in all humility. Panginoon namin, dakilang Ama sa langit, our gracious Heavenly Father, salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Tinataas po namin kayo. Tapos po kami nagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya na natatanggap namin bilang individual, pamilya at bilang simbahan, Panginoon. Dakila ka sa buhay namin, Panginoon. At nakita namin kung paano ka mag-move sa buhay namin, sa simbahan namin, sa lahat ng mga prayer request namin, sa camp namin, every Sunday. At sa mga taong di namin kilala, dinadala mo sa simbahan, Panginoon, para alagaan namin, Panginoon. At i-usher papunta sa inyong trono, Panginoon. Pamingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, sa mga pagkakamali, nasabi, naisip, nagawa. Linisin niyo pong puso namin. Make us humble, Lord God. We repent whatever sins, Lord God, na we committed, Lord God. And we ask for forgiveness, Lord God. Also, Lord God, we... want to ask, Lord God, your help sa mga prayer request namin, Panginoon, mula sa aming simbahan, sa mga kasama namin, sa mga kamag-anak, kaibigan, at patungkol din sa amin. At sa buong mundo, Panginoon, dinadalangin namin lahat ng ito. Magsisimula kami, Panginoon, sa pagiling sa inyo, sa aming general prayer, Panginoon, kung saan meron kaming pangailangan idulog sa inyo patungkol sa buong mundo, Panginoon. Sister Rachel, let us pray. Let's continue to pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito at maraming salamat po sa mga blessings po na binigay niyo sa amin at ibibigay niyo sa amin, Lord. Maraming salamat din po sa pag-iingat niyo sa amin. Maraming salamat po sa pag-comfort niyo sa amin, Lord, kapag po may mga pinagdadaanan kami, Lord. Pinapanalangin po namin ang Sri Lanka, Lord, for peace and economic recovery, Lord. Gabayan niyo po yung government nila, Lord. Nawa po may mga maging solution sila para po sa pinagdadaanan nila sa kanilang bansa, Lord. Ganun rin po yung mga tao, Lord. Kung may mga pinagdadaanan man po sila na walang po man sila ng trabaho, Lord, dahil po sa kanilang problema sa bansa, Lord, comfort them and provide jobs for them para po sa kanilang mga pamilya, Lord. Pinapanalangin din po namin yung Japan na nagmumourn po ngayon, gawa po ng pagkamatay ng kanilang Prime Minister, Lord. Comfort them at tanggalin niyo po yung anumang confusion or anumang mga isipan na papunta po sa pagre-rebelde, Lord. Tanggalin niyo po ito, Lord.
bigyan niyo rin po sila ng peace sa kanilang bansa, Lord. Pinapanalangin din po namin yung gas price, Lord. Patuloy po nawa na bumaba na po yung presyo ng gasolina dito sa Amerika, Lord, para po lahat ay makapunta at magamit po nila yung mga sasakyan nila ng maayos, Lord. Pinapanalangin din po namin yung hate crime kahit saan man pong bansa, Lord. Tanggalin niyo po itong mga mass shooting at yung mga Asian hate crimes, Lord. Tanggalin niyo po lahat ng hate crimes sa buong bansa, Lord, di lang po dito sa Amerika. At pinapanalangin din po namin yung mga apektuhan po ng mass shooting parade, Lord. Yung mga nawala ng mahal sa buhay, Lord, comfort them. And pinapanalangin po namin na hindi na po maulit ito sa anumang bansa, Lord. Pinapanalangin din po namin yung Ukraine-Russian War, Lviv, Lord, na patuloy niyo po silang gabayan. Yung mga leaders po nila, Lord, na po magkasundo-sundo na po sila para po mawala na po itong war nila sa kanilang bansa, Lord. At patuloy po kaming nananalangin sa bawat tao na narito, Lord. Continue to guide them, bless them, Lord. At yung church din po namin, Lord, hindi man po namin may isa-isa. Lahat po ng may mga pinagdadaanan ngayon, Lord, comfort them, Lord, at bigyan niyo po sila ng linaw ng kaisipan sa kanilang puso, Lord, sa kanilang buhay, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Heavenly Father, we praise you and we adore you for all, and we also thank you for all the things that you are providing us and will continuously provide for us, Lord. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng mga bagay na hindi po namin nagagawa namin na hindi pleasing sa iyo, Lord. And we also pray for the members of our church, particularly Elijah. Lord, we pray for this child. Protektahan po siya palagi sa kanyang paglalaro, Lord. Ilayo mo po siya sa lahat ng mga sakuna, sa mga sakit, Lord. And pinagpipray din po namin yung kanyang development, Lord. Kiniklaim po namin na siya po ay lalaking malusog na bata, Lord. And on time po yung kanyang mga milestone. Pinagpipray din po namin si Brother Noel Madrid. We pray for prosperity, Lord, for Brother Noel, lalo po ngayon na magkakaroon na po siya ng another member of the family, Lord. We pray for protection also sa kanyang pagtatrabaho every day. Ingatan mo po siya, Lord, sa kanyang mga travels and keep him healthy. Para po patuloy siyang makapag-provide sa kanyang family. We also pray for Sister Fepot na ngayon po ay nagre-recover sa sickness, Lord. Po ay gagaling, Lord, na walang complication at kung ano man po yung kanyang mga tests na pagdaraanan, Lord, lahat po ito ay magiging in favor sa kanya, Lord. At pinagpipray din po namin si Brother Bong Maranan. Sister Faith. Pinagpipray din po namin si Sister Faith. Lord, bigyan mo po siya ng guide mo po siya sa direction na na nasa will niyo po, Lord. Kung ano po yung will niyo po, nawa po yun po yung maging direction ng kanyang buhay. At tulungan mo po siya na mag-make ng mga decisions, Lord, na kalugod-lugod po sa iyo, Lord. And then, bigyan po siya ng guidance sa relationship, Lord, sa kanyang mga decision with regards to relationship. And bigyan po siya ng patuloy na knowledge as she adjusts to her life dito po sa U.S., and pinagpe-pray din po namin si Brother Bong Maranan, Lord. Bigyan mo po siya ng
Ipatuloy mo po siyang ingatan, Lord. Tsaka po yung kanyang family, Lord. Pinagpipray po namin yung reunion nila, Lord, ng kanilang family. And ilayo mo rin po siya sa lahat ng mga sakit-sakit, Lord, para po patuloy siyang makapag-provide sa kanyang mga anak. Pinagpipray po namin si Brother Stephen na ngayon din po nagpapagaling. Kiniklaim po namin na ngayon pa lamang po, Lord, ay magaling na po siya. And then, pinagpipray po namin na wala pong mga magiging complication, na siya po ay makakatulog po ng maayos na po sa bawat gabi na hindi na po siya uubo. And pinagpipray po namin yung kanyang direction po sa with regards to pagpili po ng work na kanyang papasukan, Lord. Bigyan mo po siya ng guidance and knowledge, Lord. And pinagpipray po namin si Ava. I-bless mo po siya, Lord. Patuloy mo pong i-bless itong batang ito, Lord. Ilayo mo po sa lahat ng danger at sa lahat ng mga disease, Lord. Pinagpipray din po namin si Brandon, Lord, na ngayon po ay isang teenager na po. Ilayo mo po siya sa lahat ng mga temptation, Lord. Ingatan mo po yung kanyang mga mata, Lord, sa lahat ng kanyang mga makikita, Lord. Bigyan mo po siya ng knowledge and proper guidance, Lord, na piliin po always yung tama, Lord, at wag pong magpa-impluensya sa mga makamundong bagay, Lord. Pinagpipray din po namin yung kanyang health, Lord, at kanyang mga sports na kanyang sinasalihan, Lord. Ingatan mo po siya from injuries. Pinagpipray din po namin si Ate Cerny, at saka yung kanyang asawa po, Lord. Bigyan mo po ng knowledge po yung mag-asawa po sa lahat ng mga decisions na gagawin niya. Nawa po kayo yung maging center ng kanilang relationship. Pinagpipray din po namin yung kanilang safety or safe travels every day to their work and back to their homes. Pinagpipray din po namin si Brother Cyrus. Bigyan mo po siya ng guidance po sa kanyang mga decisions din po na gagawin sa kanyang buhay at sa relationship, Lord. Pinagpipray din po namin yung kanyang work, Lord, kung ano man po yung will niyo, Lord. Bigyan niyo po siya ng knowledge sa pag-decide, Lord, kung ano po ba talaga yung work na kanya pong papasukan na mas makakabuti po sa kanyang future, Lord. Pinagpipray din po namin yung safety po ng aming mga members ng church. Ilayo mo po lahat ng members, Lord, from COVID, Lord. At sa Sunday po ay kiniklaim po namin na kompleto na po kami. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yes, God. Thank you, Lord Jesus, for this day. Itinataas po namin sa inyo ang Church of the Nazarene, General Superintendent Duarte Graves Busik, Crocker Chambo Sandberg, District Office Greg, Ashe Vanya, all seniors pastors and associates pastors, the board, Sister Gurley, Sister Fe, Sister Minda, Sister Pepot, Sister Rachel, Pastor Bong, Lafil Nas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Ray, Pastor Akled, LA First English, Pastor Joshua, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro, LA First Spanish, Pastor Juan, Pastor Lina, LA First Praise South Korean, Pastor Paul Lee, Pastor Joseph, LA First Arise North Korean, Pastor Jong Wan Lee, and sa MCV, Star Cortez, Nick Charles Maynor. Lord, we pray God na provision para sa church po. And
protektahan niyo po lahat ng mga taong to na ilayin niyo sila sa mga especially sa sakit ngayon na tumataas na naman ang case ng COVID and ang pamilya po nila. Protektahan po ninyo sila, God. And lahat po ng mga pangangailangan nila and especially, God, sa mga plans ng bawat congregation, God. Gabayan po ninyo lahat po ng mga needs ng bawat congregation po, God. And bigyan niyo po ng maayos na namumuno sa MCB po, God, na na totoong nagmamalasakit at talagang yung guidance po ninyo is nandoon po, God. And Citizens of the World Charter School Silver Lake, God, protektahin niyo po lahat ng mga students and teachers, God, na lalo sa mga nangyayari ngayon sa paligid, God. Protektahan niyo po silang lahat na ilayin niyo po sila sa mga sakuna, sa mga sakit, especially yung COVID din po, God. And also, God, sa mga sa mga hindi magandang gawain, God, na gawa ng kaaway, God. In Jesus' name we pray, amen. Dear Lord, we thank you, Lord, God, for this day, this night, Lord God, na nagtipon-tipon po kami para po manalangin at pagdasal po ang mga Pinoy pastors and sister churches po ng Nazarene. We pray for the covenant, sina Pastor Sonny Rivera na right now, Lord God, balita po namin, they're still having a few outbreaks, Lord God, na we pray for healing for them, Lord God, na mawala na po itong COVID, Lord God, sa kanila, pati po na rin sa amin, Lord. We rebuke this sickness, Lord God. We pray for healing and we claim it, Lord God. And salamat po because it says in your word, by your stripes you are healed, and Lord God, naniniwala po kami na lahat po na may COVID ngayon, mawawala na po and magiging negative na po kanilang mga test results, Lord. Lord, we pray for New Hope Nas, Pastor Don Dikema, Valeo Nas, Tim Cruz. Pray for Faith, Hope, Love Assembly, which JP Galeon, Hillcrest Family Life Baptist Church, through Eltika, we pray for all these churches, Lord God, all these leaders, Lord. May you continue to anoint them, Lord God. Pour out a blessing, a fire of passion, Lord God, for what they do, Lord God, a passion for you, Lord God, na magkaroon po sila ng focus, Lord God, to minister and do your work, O Lord, with honor, O Lord God, and integrity, O Lord God, na they will continue to stay holy, O Lord. Do your will, O Lord God, for your glory, O Lord, na yung kanilang mga churches, Lord God, ay lumago, Lord God, not just by numbers, but by quality, katulad po ng church po namin, O Lord. And Lord, we pray, O Lord God, na each member and new members na darating ako will be truly blessed, O Lord God, to get to know you, O Lord God, and have a deeper relationship with you, Lord Jesus, and know the true meaning of what really means to be saved, O Lord God. And Lord, really thank you so much for your love for our church, O Lord God. We are truly blessed, and we want to just love you and give you our lives, O Lord God. In this we pray. Amen. Salamat po, O Diyos. Patuloy po kaming nananahan sa inyong presensya sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong mga pangako, O Diyos. Mm-hmm. At patuloy din po namang tinataas sa inyo ang aming nasa prayer list, Panginoon, ang complete healing po, Panginoon. We pray for Jet's parents, Lord, mm-hmm. in the name of Jesus. Lord, dalangin po na dalawin niyo po ang magulang ni Sister Jet, Lord, nasan man po sila, Panginoon, nawa ang iyong pag-ibig ang kanilang maranasan at yung kagalingan ng kanilang maranasan, O Diyos. Patuloy niyo po silang pagalingin, O Diyos. Amin po silang pinagkakatiwala sa inyo. Ganyan din po si Tep-Tep, Panginoon, na mawala na po yung mga sintomas ng COVID sa kanya. Patuloy niyo pong kagalingan din ang igawad niyo sa kanya. Bisin niyo po yung ubot ng aming siyang makasama sa pag-worship on Sunday. Mm-hmm. And ganoon din po yung brother Indo po ni Aiden, Lord. We don't even know kung ano po yung ang sakit ng kapatid ni Sister Aiden. But we still pray for healing right now in the name of Jesus, Panginoon. Restore niyo po yung mga lakas niya, Panginoon. Restore
restore niyo po yung lahat ng nawala sa kanya, Panginoon, at ang iyong kagalingan, ang kanyang maranasan, at ang iyong pag-ibig, Panginoon. Ganun din po sa mga Madrid family, Lord, na alam po, alam niyo po, Panginoon, ang kanilang nararanasan ngayon, O Diyos. Dalangin po namin sila na just embrace them with your love, O Lord. And that you just lead them, Lord, and kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay at maranasan nila ang inyong pag-ibig at inyong complete healing to be upon them, Lord, lalo na po sa kay Sister Darren sa panahon na ito ng kanyang ng kanyang nararanasan, Panginoon. Patuloy niyo po siyang yakapin, O Diyos, ng inyong pag-ibig. Ganon din po si Tita Pepot, ang kanyang biopsy na maging negative na complete healing po din sa lahat ng kanyang nararamdaman. Ano man po ito, Panginoon, namin po rin kung pinagkakatiwala sa inyo. Ganon din po si Tita Fea, yung sa eye laser po niya, yung surgery niya po last week. Dalangin ko po, Panginoon, na maging normal na po yung vision niya at patuloy pong paggaling ang kanyang maranasan, Panginoon, nang ito po ay makakita na ng maliwanag, O Diyos. Patuloy niyo rin po siyang pagpalain at ingatan sa araw-araw. Ganon din po si Miguel Noel, Lord. We ask also for complete healing, Lord, right now in the name of Jesus. Wala pong imposible sa inyo because you are our healer, Lord, and we claim that in the name of Jesus. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, O Diyos, para sa mga aming pinapanalangin sapagkat kami po ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na meron kayong magandang gagawin sa kanilang mga buhay. Ganon din po si Patrick Noel, Lord, na hindi po siya makalakad, Panginoon. Alam po namin that there is always a miracle, Panginoon, sa inyo, Panginoon. And we kami po ay naniniwala, Panginoon, na ang na palalakasin niyo po ang kanyang mga muscles, bibigyan niyo po ng laman ng kanyang mga paa, Panginoon, para makalakad na po siya, bigyan niyo po siya ng lakas, Panginoon. Dalangin po namin na gamitin niyo po siya, Panginoon, at nang makasama din po namin siya sa worship ministry, Panginoon, ng mga team namin sa church, Panginoon. Dalangin po namin mula pong imposible sa inyo, O Diyos. Patuloy niyo po siyang yakapin din at patuloy niyo pong ipahayag ang iyong pag-ibig sa kanya at nawa siya rin po ay maranasan kayo, O Diyos. Ganyan din po si Diana Santiago. Patuloy din po namin tinataas sa inyo ang kanyang therapy na maging successful. Ganyan din po yung kanyang Parkinson, Panginoon. Panginoon, alam po namin na walang imposible sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Diyos na buhay na patuloy na nagkumakalinga sa amin, O Diyos. Sa bawat isa, Panginoon, ganyan din po, patuloy din po namin tinataas si Brother Besad, Panginoon, ng total healing para sa kanya, Panginoon. And we believe, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sapagkat lang lahat na ito alam po namin, Panginoon, inyo nang sinasagot sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, we also lift up to you, God, yung mga tao, God, na nangailangan po ng healing from cancer. Lord, I pray for Tita Jet's mom. Lord, I pray for the cancer cells, Lord, sa lungs niya to be gone. I pray we command healing, God, sa lungs niya to be cleared, God, any trace of cancer, God, na mawala po ito, Panginoon, Lord. Ganon din po kay Alet Castro, sa kanyang breast cancer, Lord, we pray for a successful chemotherapy, Lord. I pray palakasin niyo po yung pangangatawan niya para mag-respond ng maayos, Lord, sa treatments. Ganon din kay Mr. Edge, Lord, we pray against, God, sa kanyang prostate cancer, Lord. Kay Rochelle, Lord, na may stage 4 lung cancer, Lord, I pray that palakasin mo yung katawan niya, Lord. I pray for a miraculous healing, God, dito sa kanyang nararamdaman, Lord. Ganoon din kay Janet na may breast cancer, Lord. We ask, Lord, that you would cause the medication, Lord. Salamat kasi ikaw yung nagpo-provide also ng means, Lord, sa healing na to, Lord. So we ask for the medication to take effect, for the body to respond well, Lord. Yung mga side effects, God, na hindi ito makadamay sa mga healthy cells, Lord. And kay Tito Besad, Lord, thank you for a successful surgery, God. Salamat at naka-attend siya last Sunday. I pray, God, na as he continues to recover, palakasin po yung pangangatawan niya, Lord. I pray, God, na maging
help, maging helpful yung bagong setup niya, Lord. At I pray, God, na mas makilala ka niya, God, sa sitwasyon na to na pinagdaanan niya, na makita niya talaga na ikaw yung gumawa ng paraan, Lord, for this surgery to be successful and for his healing, Lord. I pray, God, sa lahat na nag-undergo, God, ng chemotherapy, God, that you would provide for everything, that would also send encouragement sa kanila, especially at times, Lord, na nanghihina sila, hindi lang physically, but mentally, emotionally, spiritually, Lord. I pray, God, na hindi sila panghinaan ng loob, Panginoon, but sa'yo sila tumingin, sa'yo sila lumapit, God, at yung presensya mo, God, that balutin mo ng presensya mo, Lord, kung nasan man sila, Lord. And I even pray, God, sa protection and provision sa pregnancy, both ni Aldina and ni Darren, God. I pray, Lord, na protektahan mo, Panginoon, yung baby sa womb nila, Lord, na maging healthy, walang complications, Lord. I pray, God, na maging maayos din yung delivery nila, maging normal yung delivery, Lord. You would provide for everything that they need. And I pray, God, na i-prepare mo yung pamilya nila, God. Si Darren, i-prepare mo rin, God, si Jaja, Lord, sa pagdating ng kapatid niya na hindi sila mahirapang mag-adjust, Lord. And we pray, God, for comfort and peace, God, for the following families, God, kay family ni Mrs. Krieger, and patuloy po kay Tita Elvie, Lord. I pray that you will just continue to bring comfort, God, sa kanilang lahat, Lord, sa Dimalibot family, Nanay Meru's family, Inigo family, Giwa family, Jolandeo Gracia family, Lord. I thank you, God, because you said in your word that you are close to the brokenhearted and those who are crushed in spirit, Lord. So we pray that let your comfort, let your peace that transcends all understanding, just guard their hearts and be upon them, Lord. In Jesus' name, amen. Lord, thank you, Lord God, for your here, Lord God, to hear our prayers, Lord. We pray, Lord God, for Allison. Pray, oh God, that she will pass the DMV test, Lord God, behind the wheel, Lord. I pray na you would make her hand steady, Lord God. Give her sharpness during the day, Lord, na mag-take siya ng exam. And I pray, oh God, that you would give her full confidence in you, Lord God, so that she will be able to pass the test, Lord. And I pray that you would give her favor, Lord God, to examine her. I pray that you would prepare the heart of the examiner to, Lord, kung sino mo mag-test sa kanya. I pray, oh God, na it will be successful, Lord God, taking the behind the wheel test, Lord. Father, I entrust you, Lord God, my citizenship approval, Lord God. Lord, you said that everything is beautiful in your time, Lord God. And every time, Lord God, na perfect, Lord, para lumabas yung citizenship approval, Lord God. Mm-hmm. And I know, God, that everything is in your hands, Lord. Everything is in your hands. And I just trust you, Lord God, that it will be granted according to your will, Lord God. Father, I pray, Lord God, for a sound engineer. I pray, oh God, that you will provide a sound engineer, Lord God, for the church, that will help us facilitate, Lord God, the praise and worship, Lord God, and the service, Lord God, and everything that is needed for, Lord. And I pray that you would prepare the heart of this person, Lord God, to be used by you. In Jesus' name, Lord. And we pray, Lord God, for the safety and security in the Wiley courtyard, Lord. I pray, oh God, that your hedge of protection, Lord God, be around the place. Protect the kids, Lord God. Protect every one of us, Lord God. Protect us from any harm, Lord God. And I pray, oh God, that that you will be there, Lord God, as we celebrate your presence, Lord. Father, I thank you, Lord God, for you have worked, Lord God, truly, Lord God, in the life of Jorel and Liana. Mm-hmm. And I know, God, that their papers are, Lord, in ayos na po. And I know, God, that that everything that you have planned, Lord God, in their lives, Lord God, is according to your timeline, Lord. And I pray that they would continue to be sensitive, Lord God, for the purpose, Lord God, you have called into, Lord. Take care of them, Lord God, I pray in Jesus' name.
Lord, I pray for Shane. I pray that you would give him patience, Lord God, and Lord, peace of mind. And I pray, oh God, that you will continue to mold him, Lord God, to be the father like Lord that you want him to be, Lord God, for his child, Lord. I pray, oh God, that whatever your will, Lord God, for the child is, so be it, Lord God, and may it be for your glory, Lord. Mm-hmm. Father, I pray for Raimundo family. I pray for Anastasio, Madrid, Chaya, Lord God, for a new home. Home, Lord God, that's been set apart, Lord God, for them. I pray, oh God, that you would give them the finances, Lord God, that they need, Lord God, in order for them to have a new home, Lord. We ask this in Jesus' name, Lord. Father, I pray for Job, God. I pray that you would give him direction, Lord God. You would give him enthusiasm. I pray that you would send people or person, Lord God, that would inspire him, Lord God, and lead him, Lord God, to do your best, Lord God, in his life, Lord. I entrust my son to you, Lord God. Let your name be glorified in his life, Lord. He was set apart, Lord God, for your glory, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Father, I pray for Sister Faith. I pray that you would continue, Lord God, to give her the direction that she needed, Lord God, in her life. I pray, oh God, that her spirit, Lord God, would be sensitive to your dealings, Lord God, for every decision that she's making, Lord. I pray that you would give her strength, Lord God, to surpass, Lord God, all the trials, Lord God, and challenges that is on the way. And I pray, oh Lord God, that you would bless her financially, spiritually, emotionally, mentally, Lord God. And I pray, oh God, that you would continue to bless her, Lord God, because her life, Lord God, has been a blessing to us, Lord. Mm-hmm. And I ask this, Lord God, in Jesus' name, Lord. Father, I thank you, Lord God, for you're truly a provider, Lord God, for all the needs that we have, financial needs of Pastor Glenn. From the very start, Lord God, that she studied, Lord, you provided everything. And I know in my heart, God, that you will give her, Lord God, favor, Lord God, that she will get this scholarship, Lord God, for your glory. And I pray, oh God, that you would give her, Lord God, a peace of mind. And Lord, a spirit, Lord God, that continue to trust in, Lord God. For we know, Lord God, that you are in control of everything, Lord God. Lord, hindi mo hayaan, Lord, na pumasa siya, Lord, sa law school, Lord God, ma-accept kung di mo provide, Lord God, yung mga pangailangan niya, Lord. And we've been through this, Lord God, a lot of times, Lord. And I believe, Lord God, that you will provide everything that she needs, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po at sa mga lahat po ng mga bagay na naibigay niyo po sa amin, na provide niyo po sa amin, sa lahat po ng mga answered prayers and sa lahat po ng mga magaganda nangyayari po sa aming buhay ngayon. Lord, pinagdadasal po namin ang aming mga sumusunod po na connecting events, evangelism and discipleship events po. Una po dito ay yung kay Pastor Tim preaching on Sunday po. Pray po namin na yung bibigay po niyang message na makakaabot po sa lahat ng ating mga church members, and pray po namin na lahat po ng mga church members ay mabless po at ma-apply din po lahat yung mga teachings po sa sermon and sa lahat po ng mga mag lahat po makaka-attend na maging safe po sila. And pinipipray po namin ng aming sanitizer evangelism po, which is every Saturday po at 9 a.m. Lord, we pray po na makaka-reach out through this sanitizer po, and makaka-reach out po kami ng more people po na matouch po yung hearts nila and magbalik loob po sa inyo. And sa pangatlo po, pinipipray po namin ang aming volleyball party po, which is July 17 at 1 p.m. Pinipipray po namin na wala pong magkakaroon ng injuries dito. Pinipipray po namin na maging successful po yung event na to. At matutuwa po at ma-enjoy po ng lahat. And lastly po, pinipipray po namin yung Kids VBS po, which is July 30.
tupig the result po namin na wala pong magiging problema dito. Everything will go well and magiging successful po. And we also pray po na, di lang po makakaabot, ma-touch yung hearts ng mga bata. Kailangan ma-touch din po yung mga hearts ng mga parents, yung mga and also mga guardians po ng mga bata. Para din po and ma-bless din po sila at makilala po po kayo even deeper. This we ask in Jesus' name. Salamat Panginoon sa patuloy na magbibigay sa aming kalayaan na manalangin Panginoon na walang sumasaway sa amin. Salamat Panginoon dahil hindi ka bingi na Diyos kundi lagi mo kami pinakikinggan Panginoon. Napakadakila niyo po sa aming simbahan. Panginoon, sa gabi na ito, dinadalangin din namin protection, blessings, provisions sa mga negosyo, sa mga ministries, Panginoon, na tinalaga ninyo. Kagaya po ng LNG Nursing Group, ang Aerotechnic, Retelo, iRadio, and We Preach One. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magpala sa kanila, palaguin nyo kanilang negosyo, kanilang ministry, Panginoon. Gamitin nyo ito, Panginoon, kung saan ang pangalan nyo ay maitataas at mag-glorify, Panginoon. Sa dako nito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong binigay na tugon bago pa na kami ay manalangin. Pastor Bert, can you close us in prayer and benediction? Thank you. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na pwedeng sandalan, tawagan, at kayo po ang Diyos na kumakatagpo sa aming mga pangangailangan, maging sa aming mga dalangin sa gabing ito. Kaya, Panginoon, puspos po kami na pasalamat at ayan mo nga, Panginoon, ang iyong pagpapala ay siyang igawad mo sa bawat isa. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name, amen. 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 Guys, it will be an exciting weekend for all of us. So, madaming ganap sa Sabado. Merong sa umaga, merong ganap ang tag nito, ang youth. Mamimigay tayo ng sanitizer diyan sa may Seafood City. Actually book web Biyernes pa lang mayroong training ang Sinag teachers no in preparation for BBS. Siyempre sa Linggo mayroon tayong preacher na guest preacher si Pastor Tim at siya yan sa Balejo Nazarene nakasama natin sa San Jose. Tapos meron tayong volleyball basketball game no at ano pa ba? Madami pang iba. Sana may halo-halo. ano ba ang gimmick natin sa Linggo, Tita Elvi? Papa fishball ba tayo? Ano bang gagawin natin? Sikreto po raw. Sikreto pa. Nag-uusapan pa po. Sikreto. Huwag mo nang sikreto. Huwag mo nang sikreto. Huwag mo nang sikreto. At tayo'y picture. Si Jay okay. Nga, yung ube, ha? makakabawi na po ako next week po. Kasi this Saturday pala. Ayan, halo-halo. Excited na po. Excited. Okay. Excited na po. 1, 2, 3, smile. So, yung ube ba? Na-late ba na isang linggo yung ube? Anaya. Opo, na-late na isang linggo. I can't find Anaya. I can't find Anaya. For sure na po. For sure na Anaya. Hi, beautiful. Bye. God bless you guys. Bye, Ryzen. Good night, po. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Good night.